Update sa Amoy Pogo Hub sa Las Piñas, natuklasang wanted din umano sa ibang bansa ang isang boss ng kumpanya. Nakatutok si Salima Refran. Mula sa dating pito, nadagdagan pa ang mga tauhan ng Umanoy Pogo Hub sa Las Piñas na natuklasan ng PNP bilang wanted sa kani-kanilang bansa. Ang ikawalong pugante na hinahanap umano sa China, big boss raw ng kumpanya ayon sa PNP. Na-issuehan siya ng warrant of detention at lumalabas siya ay escapee from China at siya ay engaged in illegal activities based doon sa dokumento na pinubayad sa atin. Na-discover rin ng PNP na may mga minor de edad na dayuhang nagtatrabaho sa Umanoy Pogo. Nakuhanan na rin po sila ng kanilang mga affidavits sa tulong po ng kanilang respective embassies pati na rin po ng DSWD. Additional human trafficking cases will be filed plus yung violation po ng cyber crime laws natin dahil tuloy-tuloy na rin po yung forensic investigation at forensic examination dun sa mga digital data. Ayon sa Department of Justice, nasa 1,000 pa ang mga foreign national na pinoproseso at nasa legal custody na ngayon ng Bureau of Immigration. Sa Pogo compound pa rin sila mananatili dahil walang pasilidad ang BI. Sabi pa ng Justice Secretary, tumutulong na raw ang mga embahada sa pagpoproseso sa kanila para sa repatriation o deportation depende sa hawak na legal na dokumento. Pinag-aaralan na rin ng DOJ na i-blacklist ang mga ito. Because if they were engaged in any illegal activity, then we should not admit them back into the country. Kinansela na rin ng PAGCOR ang mga lisensya ng Pogo Company. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.